Bago po natin umpisahan ang video na to, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa mga nakapagsubscribe na po sa aking pangalawang channel. Kung sinuportahan niyo po ako dito sa aking main channel, ay sana'y suportahan niyo rin po ako dito sa aking pangalawang channel. Nasa baba po ang link ito at maraming salamat po in advance mga kajansky. Sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa interpretasyon ng inyong mga panaginip, ang kahulugan o mga ibig sabihin na may mga sinyales ng mga swerte o magandang kapalarang paparating. Kaya kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghaya naman po natin ukol sa palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran, ang mga senyales, mga marka o tanda na kayo ay may mga swerteng palad. Kaya kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ko. Kaya tingnan niyo na ang inyong mga palad. Kung nakikita niyo ang inyong mga ka-lifeline, ang mga linya nito ay papunta sa the Mount of Mercury o sa ilalim ng inyong mga hinliliit, ito ay isang senyalis ng swerte. Ang taong ito ay yayaman sa kanyang pagninegosyo at siya ay magkakamal ng maraming salapi kung kanyang paghuhusayan ito. At kung kanyang pagsisikapan pa, ay hindi lang siya yayaman, kundi magiging milyonaryo pa. Dahil dito, hindi ipinapayo na ikaw ay mamasukan. Kaya lang kasi tayo mga Pinoy ay likas na ang gusto ay magtrabaho. Nagugat ang ganitong ugali o katangian ng mga Pinoy dahil sa ating pagkaalipin sa mga tayuhan mula pa sa panahon ng mga Astila at sa panahon ng mga Amerikano. Tayo ay naging isang bansa ng alipin. Kaya't nga ang pamamasukan ay isa ring uri ng pagiging alipin. Dahil ang may-ari ng kumpanya o ang ating pinapasukan, sila ay ang ating mga amo. Ang totoo ito ang ibinaon sa ating kamalayan ng mga tayuhan, na sila ang amo at tayo ang mga tauhan. Hindi nila tayo tinuruan ng magnegosyo dahil makakakompetensya pa nila tayo sa pag-uthot ng kayamanan ng ating inang bayan. Pero ibang-iba na ngayon, dahil ang karamihan sa Pinoy ay gusto na ang magnegosyo. Ang totoo nga, kahit ang namamasukan ay gusto ay magnegosyo na lang. Kumbaga halos lahat ng empleyado at empleyada, kapag itinanong mo kung ano ang gusto nila, ay gusto nila ang magkanegosyo. Pero ang hindi gaanong kagandahang balita ay hindi naman lahat ay pwedeng magnegosyo. Kaya't ang makikita natin ay ang katotohanang sa maraming sumubok na magnegosyo ay naparami din ang mga nalulugi. Ay dahil ay wala sa palad nila na sila ay bagay na bagay sa negosyo. Pero ikaw ay ginagarantiyahan ng palad mo ay yayaman ka ng gusto sa iyong pagninegosyo. Pero kung ipipilit mo na mamasukan, ay pwede rin naman. Kaya lamang ay hindi naman papayag ang iyong kapalaran, kaya ikaw rin naman ay mag-resign na akala mo ay ikaw mismo ang umayaw na mamasukan. Pero ang totoo, ang gumagawa ng paraan para ka umayaw ay ang mismong kapalaran mo. Dahil dito, sa umayon ka man o sa hindi, ang payo sa iyo ay nagsasabing huwag mong sisisihin ang mga nakakalaban mo, nakakabanggaan mo at ang mga naninira sa iyo at ang mga nang-iintriga sa iyo sa pinapasukan mo, dahil nga ang totoo, ang kapalaran mo mismo ang kumikilos para tuluyan ka ng tumigil sa pamamasukan. Ito ay dahil sa ang utos ng iyong kapalaran, ikaw ay magnegosyo. Kaya't sa pagninegosyo ay hindi lang simpleng magiging maganda ang buhay mo. Dahil ang kayamanan ay mapapasayo, ang maraming kabuhayan ay ito rin at ang kasaganaan ay sa iyo rin nakalaan. Dahil ganito ang sabi ng kapalaran mo, sumunod ka at ang lahat ay ibibigay sa iyo. Kaya't good luck and God bless po. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnapin ang video na to.
may basihan man o wala, ang naging interpretasyon ng inyong mga palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran na ito ay kinapo ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto po natin yumaman, swertihin sa buhay, magkaroon ng maraming pera, ang pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay, ay hindi imposibleng makakamit pa rin po natin ang tagumpay. Kaya't marunong po tayong magpahalaga sa mga bagay na kung ano ang meron tayo, dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kaya kung kayo po ay may mga suggestion, reaction o nais na itagtag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa iba pa. At bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating kapalaran ukol sa ating mga buhay pag-ibig o ang ating mga love horoscope kung tayo ba ay siswetihin o mamalasin bukas, July 2, 2020. Para sa mga taong Aries, ay magkakaroon kayo ng malaking problema ng inyong karelasyon dahil sa gagawin mong desisyon na hindi mo isasanggunin sa kanya. Alam mo na ayaw niya sa lahat, ang nilalampasan mo siya at binabaliwala sa pagpapapa siya. Ang iyong maswerte numero, 57 at 59. Para naman sa mga taong Taurus, ay ikakairita mo ang hindi pagpaparamdam sa iyo ng iyong mahal, kahit pa ikaw na mismo ang mapunta at tumawag sa kanya. Dahil dito ay lalakas ang hinala mo na meron na siyang itinatago sa iyo na hindi mo magugustuhan. Ang iyong maswerte numero, 18 at 23. Para naman sa mga taong Gemini, ay magkakaroon kayo ng biglaang lakad ng iyong mahal. Dahil hindi mo ito inasahan, kaya't naman ay hindi mo ito mapapaghandaan. Biglaan at mabilisan lamang na magre-resulta na maganda sa mga susunod na araw. Ang iyong maswerte numero, 36 at 45. Para naman sa mga taong Cancer, kahit bigain mo at pipiliting mabuti ang iyong karelasyon, ay hindi mo siya mapapaamin sa kalokohan o kasalanan na ginawa niya hanggat wala kang naipipresentang ebidensya sa kanya. Dapat mo itong pag-isipan. Ang iyong maswerte numero, 7 at 9. Para sa mga taong Leo, ay hindi mo kailangan magpadalos-dalos. Mas makakaputi kung palilipasin mo lang muna ang araw na ito at kapag pareho ng malamig ang ulo nyo ng inyong asawa, ay saka mo na siya kausapin ng maayos tungkol sa iyong problema. Ang iyong maswerte numero, 5 at 10. Para naman sa mga taong Virgo, ngayong alam mo na ang tunay na estado ng pinakakamahal mo, ay kailangan mo nang bigyan ang sarili mo ng pagkakataon na makapag-isip mabuti ng tama. Hindi sa lahat ng oras ay dapat pakinggan ang puso kung malinaw naman ito na mali. Ang iyong maswerte numero, 13 at 23. Para naman sa mga taong Libra, ang sekreto na matagal mo nang itinatago sa iyong mahal ay hindi sinasadyang matutuklasan niya ngayon. Wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo dahil hindi ka marunong mag-control at padalos-dalos ka rin ng salita. Ang iyong maswerte numero, 2 at 3. Para naman sa mga taong Scorpio, papalpak ang unang attempt nyo na magkikita ng tao na matagal mo ng karelasyon online. Hindi pa ito ang taktang panahon para makilala nyo ng personal ang isa't isa. Mananatili pa rin sa online lamang ang inyong relasyon. Ang iyong maswerte numero, 11 at 14. Para naman sa mga taong Sagittarius, kahit ayaw mo ay masasaktan mo pa rin ang isang tao na nagmamahal sa iyo. Pero hindi mo naman mapipilit ang sarili mo na ipagpatuloy ang pagpapanggap mo na mahal mo pa rin siya kahit ang totoo
ay nanlalamig ka na sa kanya. Ang iyong maswerteng numero, 8 at 16. Para naman sa mga taong Capricorn, ang tao na makakabangga mo ngayon ay siya rin tao na magpapatibok ng puso mo. Akala mo lang na hindi kayo magkakasundo, pero somehow ay matutuklasan mo rin ang mga katangian niya na mamahalin mo. Ang iyong maswerteng numero, 43 at 48. Para naman sa mga taong Aquarius, ikaw na ang magdidesisyon kung sino ang iyong pipiliin na mahalin. Pero ang hindi mo alam, tadhana mismo ang nagtatagda nito. Sa oras na kontrahin mo ay problema lang ang itutulot sa iyo at sa huli, sa kanyang kaparin babagsak. Ang iyong maswerteng numero, 15 at 26. At ang panghuli para sa mga taong Pisces, ay iwasan mo na ang pagiging masyadong madrama sa buhay dahil hindi ito nakakatulong sa inyong relasyon. Hindi mo lang namamalayan, pero unti-unti nang winawasak ang dati ay masanay ninyong pagsasama. Ang iyong maswerteng numero, 3 at 8. Thank you guys for watching. Sana may natutunan naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!